Pinagbabaklas ng COMELEC ang mga illegal na campaign materials sa iba't ibang barangay sa bansa. Ang mga pasaway na kandidato pwede raw ma-disqualify. Nasa frontline ng balita niyan si JC Cosico. Mga tarpaulin ng mga kandidatong ipinaskil sa mga poste, bakod, hanggang sa mga kable ng kuryente. Lahat yan, sinungkit at pinagbabaklas sa mga tauhan ng COMELEC sa barangay 310 at 312 sa Maynila kanina. Bahagi yan na kanilang off-plan baklas para sa barangay at SK elections. Illegal ang mga yan dahil wala sa common poster areas na itinakda ng COMELEC. Pwede lang magkabit na hanggang 2x3 feet na poster o tarpaulin sa mga palengke, barangay center at plaza. Hindi rin nakalusot ang hile-hilerang poster na nakakabit sa bakanteng lot ng ito sa barangay Katipunan, Quezon City. Sa Lagawe o Fugaw, nag-ikot at naghakot din ang mga otoridad ng mga illegal na nakapaskil na campaign materials. Karamihan sa mga binaklas, mga nakakabit sa puno na ipinagbabawal din ng COMELEC. Nasa mga puno rin ang karamihan ng mga poster na tinanggal sa Quiapo, Nueva Ecija. Ayon sa COMELEC, hindi sila magsasawang magbaklas. Kung araw-araw kayo magkakabit illegally, araw-araw din kami magbabaklas. Makuryente pa po yung nagsasabit niyan. Babala pa ng COMELEC, pwedeng ma-disqualify ang mga lalabag na kandidato. The fact na naandyan yung mga pagmumukha nila, sila man o hindi nagkabit, dapat tanggalin po nila lahat yan. Pati gasa ng labanan, kaso ang haharapin ng bawat isa. As of October 20, 341 na kandidato na ang naisuhan nila ng show cause order dahil sa illegal na pangangampan niya. Libo-libong show cause order na rin ang naisuhan ng COMELEC dahil sa premature campaigning. Halos 170 candidates ang nahaharap sa disqualification case dahil dyan. Basta po nag-file ka na ng kandidatura bago dumating ang campaign period kahapon, premature campaigning po yan. Bawal umikot, bawal mamigay, bawal maglagay ng kuno ano, bawal makita ang pangalan ang sarili mo sa mga platform katulad ng social media. Tatagal ang campaign period hanggang October 28. Ayon sa Philippine National Police, generally peaceful ang unang araw ng kampanya kahapon. Gayunman, patuloy raw silang magbabantay. Mas mainit po talaga yung local elections compared sa national election dahil nga unang-una ang mga kandidato po dito ay magkakalugar, magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakakilala. So yung personal emotions ay nadadala. Halos 3,000 barangay sa bansa isinailalim sa areas of concern ng COMELEC. Pinakamarami sa Bangsamoro region, kaya magpapadala doon ng karagdagang 800 pulis. Bukod pa sa pwersa ng militar para mapaigting ang seguridad hanggang sa araw ng eleksyon sa October 30. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.